Dinadayo ng mga motorista ang gasolinahang ito sa Caloocan. Sa monitoring kasi ng Department of Energy, dito ang may pinakamurang diesel, 63 pesos kada litro. Napansin din ito ni Michael, kaya agad siyang nagpakarga. Mga 7 pesos yung pagitan niya doon sa karaniwan na gas station. Ngayon, yung 2,000 ko, tingin ko mga kulang-kulang 4 na litro yung natipid ko doon sa kinarga ko. Dito rin palaging nagkakarga ang jeepney driver na si Joseph para makatipid at lumaki-laki naman ang may uuwi sa pamilya. Yung ibang disilan, napakamahal eh. Halos wala kaming sinasobra. So talagang sulit na maghanap ng mura mo? Opo, kahit malayo. Sa istasyong ito naman, ang may pinakamurang 95-octane gasoline sa lista ng DOE, 64.60 kada litro. Kaya dito nagpapakarga ang maraming taxi drivers at mga pribadong motorista. Dito lang po ang pinakamura na gasolina. Kaya sa iba, matataas. Kaya dito, dinadayo pa nga namin minsan pag, para makarga lang dito. Kasi taga Bulacan ako eh. Talagang bago ako umuwi, talagang sinasadya ko po. Mas mura po talaga dito. Anong difference siya? Mga 10 piso po. Ang pinakamahal na gasolina na 95-octane naman ay nasa mahigit 85 pesos. At ang pinakamahal na diesel ay 74.49 sa Metro Manila. Pero ang bad news, may dagdag presyo na naman bukas. 1.70 sa diesel, 45 centavos sa gasolina at kerosene. Nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng petroleum products. Una, dahil pa rin sa issue ng Russia at saka Ukraine, dahil tumaas ng konti ang tension. And second, kung nagkaroon ng lockdown sa China do sa mga nakaraang linggo, nagkaroon naman ng ease. Ibig sabihin, lumuwag na yung mga lockdown. So, bumabalik na naman na tumaas ang demand ng China. Kasali na ang taas presyo bukas, nasa lagpas 27 pesos ang net increase sa diesel, mahigit 15 pesos sa gasolina at 21.55 sa kerosene. Pero simula bukas, dahil mas mataas nga ang dagdag presyo sa diesel kesa sa gasolina, posibleng magdikit na ang presyo nito sa gasolina at sa ibang gasolinahan naman, baka mas mataas na ang presyo ng diesel kesa sa gasolina. Sa ngayon, mas mahal na ang diesel sa ordinaryong gasolina, pero mas mataas pa ng konti ang presyo ng premium at higher octane gasoline. Wala naman nakikitang problema rito ang DOE dahil marami pa rin naman umano ang gasolinahang nagtitinda ng murang diesel. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.